Hello world and hello to my fellow Pacham ko magluto. Andito na naman ang inyong lingkod, ang Queen of Pacham. O di ba, may sarili na akong title. Inangkin ko na ang titulo na yan na reyna ng mga Pachamba-chamba kong magluto. So for today's video, madali lang naman ang lulutuin natin ngayon. For today's recipe, tatawagin natin itong beef patty with gravy and vegetables. Or veggies and patty with gravy, whichever you like. Kayo na magbigay ng pangalan. Actually, pareho lang naman to nung madalas kong kinakain sa IKEA. Ang difference lang naman, ang gamit nila ay meatballs. Ako naman, beef patty. Ewan ko, pero sarap na sarap talaga ako sa Swedish meatballs ng IKEA. Madalas kong pinapartneran yun ng rice with gravy. Minsan naman yung mashed potatoes. At minsan naman yung mixed veggies. So una, i-grill lang natin yung mga beef patty natin. Dapat nasa medium heat lang para hindi masunog. So pag naluto na natin lahat, isusunod na natin ang ating mixed veggies. So una, maglalagay tayo ng butter sa ating pot. Pag natunaw na, ilagay na natin ang ating carrots. Carrots ang inuuna ko kasi siya ang pinakamatigas sa lahat ng gulay na isasawag natin. So hahaluin na natin siya na parang nag-stir fry lang tayo ng gulay. Isang pirasong carrots lang pala yung ginamit ko dyan, pero yung medium yung size. And then tatakpan lang natin siya hanggang sa ma-half cook lang siya. So pagka medyo lumabot na siya ng konti, ilagay na natin ang ating green beans. O yung tinatawag nating baguio beans. So hahalu-haluin lang din natin siya para mag-mix. Tapos after ng paghalo, takpan lang natin siya sandali. So maya-maya lang, pag okay na siya, lagyan na natin ng pampalasa. Lalagyan lang natin ng konting asin at saka ng konting paminta. Durog na paminta o yung powdered ang ginamit ko dito. Pwede kayong gumamit ng black or white pepper. So kung makikita ninyo yung mga ibang videos ko, halos pare-pareho lang naman ang pagluto ko ng ganitong klase ng gulay. Ito kasi yung masarap at saka madaling lutuin, kaya anytime pwede ko siyang gawin. Tapos yan, ilalagyan na natin yung mais. Pwede kayong gumamit ng delata, pwede rin naman yung fresh ang gamitin ninyo. O diba, kaya mas prefer kong gamitin yung mais kasi madali lang lutuin. Maya-maya ilalagay na natin yung broccoli. Pwede rin naman kayong gumamit ng cauliflower kung alin ang mas mura kasi ito ang sale ngayon kaya yan ang binili ko. Para sa hindi mahihili kumain ng gulay dyan, pag natikman nito, sigurado ako hahanap-hanapin nyo na. Diyos, marami kayong pwedeng i-partner sa gulay na to. Pwedeng steak, meatballs, fried chicken, o kaya yung salmon kung malaki ang budget ninyo. O pagka natapos na tayo sa gulay, lipat naman tayo sa ating gravy. Sa mainit na lutuan, maglagay na tayo ng butter. Dapat hindi masyadong malakas yung apoy para hindi masunog yung butter. Pag medyo natunaw na, ilagay na natin yung ating harina. Siguro mga isa o dalawang kutsara pwede na. Tapos yan, haluin lang natin ng maigi hanggang sa mag-well combined na siya. Pag nahalo na ng maigi, saka na natin ilalagay yung ating tubig. So una, naglagay muna ako ng isang basong tubig. Dapat pakunti-kunti lang ang lagay natin ng tubig para makuha natin yung gusto nating consistency. O diba, nabubudol pa. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa mga nanonood na umabot hanggang sa dulo ng video na to. So balik na tayo sa niluluto natin. Lagyan lang natin ng isang kutsarang oyster sauce at saka isang kutsarang toyo. Actually, kalahating kutsara lang pala. Kung sa tingin ninyo napasobra ang lagay ninyo at maalat na, lagyan nyo na ulit ng tubig. At kung sa tingin ninyo masyado nang malabnaw, lagyan nyo na ulit ng harina. Tapos haluin nyo lang ng maigi. At dahil rin na tayo ng pacham at patantya-tantya lang ang lagay, kayo nang bahalang mag-adjust. Nilagyan ko na rin nga pala ng kalahating beef cubes. Haluin lang maigi hanggang sa matunaw siya. Tapos lagyan na natin ng pamintang duro. Pag nahalo na ng maigi, maya-maya tikman nyo na kung okay na ang lasa. At dahil sa panlasa ko maalat siya, naglagay ulit ako ng tubig. Hindi lang ata ako sa patsyang magaling, pati na rin sa tansyahan, marunong na rin ako. And voila, ready na siya. Kain tayo. Sana i-like niyo rin ang aking YouTube channel. Yun lang, thank you, bye!